Kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Sa magandang araw po, muli po tayong sasagot sa mga tanong na ipinadadala sa atin sa comment sections dito po sa ating YouTube channel. Ano? At merong isang at Edel and Luzana na nagtanong, sabi niya, pwede pong magtanong, meron po ba talagang masamang espiritu? Kasi may nabasa ho ako sa napinalayas ni Kristo sa tao. Sabi nila, maraming espiritu, lumayas ka sa katawan ng tao na yon, tapos po umasok sa may baboy. Pwede ko niyo po ba ipaliwanag yun? Salamat po. Maraming salamat. At Idel and Luzana, sa iyo mga katanungan. Para ho doon sa kaalaman ng marami, at marami rin po naman talagang nagtatanong, hinggil po doon sa salitang masamang espiritu. Meron po naman talaga tayong mababasa sa kasulatan na masamang espiritu. Ano? Yan po ay ating babasahin, letra por letra. Ano? Sundan po natin, ito pong ating gagawing pagsagot batay sa kasulatan. Meron po ba talagang masamang espiritu? Yan po yung tanong. Sige po. Tungayan po natin ang kasulatan. Batay po dito sa ating babasahin sa Lucas 11:14. Ang nakalagay po dyan, minsan pinalayas, yun pong pangalan ng Jesus, papalitan po natin ang Yahweh Shai, sapagkat hindi naman talaga yan ang pangalan ng Kristo noong unang siglo. No? Minsan, pinalayas ni Yahweh Shai ang isang masamang espiritu na sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. Nang lubas na ang masamang espiritu, nakapagsalita ang lalaki. Nama nga ang mga tao, pero ilan sa kanila ang nagsabi, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ang iba naman ay gustong subukin si Yahweh, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na subo siya ng Diyos. Pero alam niya ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakawatak-watak at nag-aaway-away, mawawasa ang kaharian iyon. Ganun din ang nangyayari sa isang tahanan, ang nakatira ay nag-aaway-away din. Kaya kung si Satanas at ang mga kampunya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, paano mananatili ang kaharian niya? Tinanong ko ito sa inyo dahil sinasabi niyo na nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay sa mga tagasunod ninyo ng kapangyarihan makapagpalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang makapagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulog nito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kung ang isang taong malakas at armado nagbabantay sa kanyang bahay, ligtas sa mga arirena. Pero kapag sinalakay siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, matatalo siya at kukunin nito ang mga armas at inaasahan niya at ipamamahagi sa mga ariyan. Ang hindi kumakampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa pagtitipon ko ay nakakalap. So meron pong masasamang espiritu. Nakaletra po naman. Ayan. Masamang espiritu. Lalabas ho dyan sa pangyayari yan, si Yahweh at saka si Satanas. So, merong masamang espiritu? Meron. Dalawa lang naman ho yan. Masamang espiritu at saka yung banal na espiritu. Di ba? Ibig sabihin lamang, merong binabanggit, kasi ang sabi niya ho dito, doon sa 15,
Pero may ilan sa kanila na nagsabi, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. Sila, alam nila, ha, nung unang siglo, na talagang merong masasamang espiritu. Kaya lamang ang ibinabato nila ay si Satanas o yung salaman. Di ba? Oh. Ibig sabihin, pag sinabing masasamang espiritu, tumutukoy kay Satanas. Eh sino ba yung Satanas? Hindi ba ho yan yung laman? Maliwanag ko naman eh. Hindi ba? Eh no, alam nila eh. Alam nila ng mga Hudyo ng unang siglo. Sabi niya, pero may ilan sa kanila na nagsabi, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya nga sinubok sila ni Yahweh siya eh. Di ba? Kaya sinasabi niya, kung sa pamamagitan, kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman na nagbibigay o nagbigay sa mga tagasunod ninyo ng kapangyarihan magpalayas din ng masasamang espiritu? O, sila na rin ang makapagpapatunay na mali kayo. O, simple lang ho ang sinasabi ng kasulatan. Merong masamang espiritu? Meron. Sino ang sinasabi ng mga Hudyo ng unang siglo? Si Satanas na pinuno ng masamang espiritu ang nagbibigay sa kanya. Nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. Yun lamang ho, ibig sabihin lamang, yung Satanas, yan yung laman. Yan ho yung pinalalayas ng banal na espiritu. Alin? Yung masamang espiritu. Loving po ni Bayawa na ipaunawa sa atin ulit. Muli po, maraming pong salamat. Magandang araw po sa bawat isa.